kanina umaga. Sa tingin ko, nirape muna ng mga suspect itong biktima bago nila patayin. Sir! Huwag muna kayo magpapalabas. Gusto ko silang kausapin lahat. Yes, sir! Siyempre. Tama na! Puro ko naman na excuse eh! Excuse mo po, pwede ba kayong picturean? Wala mo. Okay, isa pa ha? Kumusta yung bagong album mo? Walang balita sa'yo ah. Naghahanda ka ba para sa bagong album mo? Okay naman. Naghahanap pa kasi ako ngayon ng bagong studio para sa kanya. At saka gusto kong baguhin yung image niya para naman yung look siya. Oh! Napaka-sweet niyo naman. May mga pasabog ba kayo tulad ng ibang mag-partner? Oh. Gusto naming malaman. Grabe, ilang buwan pa lang naman kami magkasama ni C eh. Maray! Sorry po, sir. Sorry po. Ano ka ba? Hindi ka kasi nag-iingat eh! Sandali lang!
siya nakita. Mula nung nag-break kami. Visit ka? Huwag ka namang sinungaling! Tawagan mo siya sa phone mo! Tawagan mo! 2 months na kami hindi nag-uusap. Palandi siya, grabe! Ang landi-landi! Hello, Ning! Pabihira naman eh! Ayaw sagutin! Visit ka, Ning! Malandi! Tama na, malandi. Wendy! Tama na! Tumigil ka na, Wendy! Ano ba? Tama na! Ano ba? Ano ba nangyari kay Ning? May ninakaw siya doon kay ex. Ako pinagbibintangan. Tapos may pumunta sa akin. Tapos sinapakta lang ako. Binalaan nila ako. Kapag hindi ko doon nailabas si Ning, papatayin nila ako. Diyos ko po, papatayin nila ako. Diyos ko po, si... Ay, yung mga taon ni ex, nagdiyas sila. Nasundan nila ako. Paano niyan? Dito ka lang. Ay, teka lang. Saan ka pupunta, si? Anong bumalik ka rito? Uy, ito na siguro. Teka. Sigurado ka bang dyan? Oo, dyan nga, 408. Sige. Anong kailangan niya? Dadalawin ko lang yung kapatid ko. Wala po yata dyan. Patagal ko na siyang hindi nakikita. Nakalak po. Kailan kaya siya babalik? Hindi ko po alam. Sino po ba kayo? Sasabihin ko na lang pagbalik niya. Grabe, at sa isa yun nung kanina eh. Uy! Eh, hindi, ayos lang. Babalik na lang kami. Tara. Ay isang taong kilala natin. Ilang taon na rin natin siyang hinahanap. Siya ang naging dahan natin para mapasali tayo sa isang napakalaking corruption case. Kaya ako naman ito nasabi sa inyo ngayon. Hindi dahil hindi nyo alam, kundi para sabihing mahirap ang kaso ang hinaharap natin. Ang departamento natin na siyang may napakagandang pangalan na DSI ay dapat maging maingat sa lahat ng mga ginagawang assignment para naman bigyan tayo ng parangal sa ating mga special investigation. Wala akong pakialam kung anong tingin ng tao sa atin. Ang mahalaga sa akin, don't stop investigating. Huwag kayong titigil na mag-imbestiga. Tandaan yan. Lalong-lalo na huwag kayong titigil kung walang sapat na dahilan. Wala ba talaga babae doon sa nangyari krimen? Batay sa pag-iimbestiga? Wala talaga. Akala mo lang pala, babae. Kaya siguro ipinatigil mo ng operasyon yung bang dahilan mo, Garnot? Opo. Kahit na nakita ng buong team mo na wala talagang hostage, natahimik ka. Dahil ba wala ka namang ebidensya sa nakita mo?
dahil sa ginawa niya. Ipapasa ko ang kasong ito kay Panuwat para matuloy ang operasyon. Nagkakaintindihan ba tayo, Panuwat? Opo, sir. May gusto pa ba kayong balaman? Kung ganoon, magtrabaho na tayo. Sir, ito po yung kailangan ni Pirman. Alis na din po ako, sir. Gabnot, sadali na. Pabihira ka naman. Nagulat ako sa ginawa po. Simula pa noon, maganda naman ang record mo eh. At sa lahat na mga staff, malaki ang tiwala ko sa iyo. Hindi ko maintindihan kung anong problema mo. Ang operasyon na to, malaki ang ginawang conflict dito sa opisina. Wala akong may sagot sa mga tinatanong nila sa akin. Naintindihan ko po. Ay. O sige. Ayusin mo ang kasong ito para sa akin, ha? Hindi ito mong tipin. Kinakailangan ng kasong yan ng espesyal na atensyon. Excuse me. O, Nietzsche, nandiyan ka pala. Hindi ko na siya ipakikilala. Nagkasama na kayo naman sa trabaho, hindi ba? Nakita mo na ba yung binigay kong dokumento? Opo, sir. Nakita mo ba yung taling yan? Yan tali sa katawan ng babaeng biktima. Parang sa monghe. Ayon sa balita, nasa mga 16 to 18 years old na yung naging biktima. Walang nakitang ebidensya para makilala siya. Sabi din sa balita, pinatay siya 2 to 3 days bago siya matagpuan. May iniisip ka ba? Wala naman. Kung nabubuhay lang sana yung kapatid ko, siguro kasi nitad niya yun. Hindi ko alam na meron ka palang kapatid. 10 taon siya nung nalunod siya. Sa harap ko. Pasensya ka na. Nag-iisa kayo. Chief, naniniwala ba kayo sa kaluluwa? Bakit? Kasi po nung itinigil niyo yung operasyon natin, ang alam namin hindi namin nakita yung nakita niyo eh. Pero Chief, totoo po talaga. Parang yung nakita niyo po nung nakaraan, baka patay na po yun na gustong tumulong sa kaso natin. Hindi ako naniniwala. Wala pa, pero may mga nakuha na akong sample. Kailangan i-analyze muna ito sa lab. Galingan nyo ah. Itong kasong ito, pinaka-brutal na kasong nakita ko dito sa lugar namin eh. Para kasangkot nga dito sa monasteryo. Sabi nga sa amin ako, Bander, hanapin namin yung killer. Sigurado akong may kasabot na mongi dito. Ipaubahin mo sa akin yung kaso. Ako nang bahalang tumapos. Hindi na dapat magpatulong sa DSI. Sa tingin nyo, sino ang suspect? Matagal ang pag-iimbestiga. Pero kahit na, tabagal ka pa rin kesa sa akin. Hindi ka pamilyar. Hindi mo kilala mga tao dito.
Tama ka. Hindi ko kaya magtrabaho dito at ganun ka din naman. O ngayon, tatanungin kita, Inspector. Sige, ano yun? Nung bumagsak ang World Trade Center noong 9-11, kasalanan din ba ng mga Amerikano yun? Batay sa nai-report sa amin, napag-alaman namin na wala namang taong nawala sa Chiang Mai o sa mga kalapitbahay nito noong nakaraang buwan. Siguro taga-ibang lugar yung biktima. Sa tingin nyo, issue pa din ba ang mga tao? Ang mga suspect dito, hindi niya inalagay ang bangkay sa likod ng templo. Kasi makikita ng pulis. Oo nga eh. Sana sinunog na lang ng suspect yung bangkay. At kung mongi nga talagang pumatay doon, hindi niya gagamitin ang damit niya para itali sa biktima. Kasi magiging ebidensya sa mga pulis yun. Parang ang investigador kung kumilos, alam mo yun? Bakit? Takot kami malaman ako tungkol sa'yo? Nililoko mo ako, ano? Sandali pala nagiging tayo, ah! Hindi kita niloloko. Tulad nga nasabi ko, wala na nga si Ning. Balita ko may umahunting na mafia sa kanya. Nanganganib siya, alam mo ba yun? Eh, ano naman? Break na kayong dalawa, di ba? Wala ka na dapat pakialam sa kanya! Kaya baka na pa siya niitin, eh! Tigilan mo nga ako, ha? Kaibigan ko pa rin siya. Ulila na siya. Wala na siya kamag-anak. Pero ikaw si, dapat mo siya tulungan! Yung pag gusto mo sabihin sa akin, ha? Sa kotse nga tayo mag-usap. Yun eh! Mahal mo pa nga si Ning, si! Okay! Tapos na tayo! Ayoko na! Ayoko na! Yung album nga pala! Kalimutan mo na rin yun! Teka! Huwag ka naman ganyan! Umalis ka na sa kotse ko! Puminahon ka nga! Alis dyan! Ray! Ray! Ano ba? Tigilan nyo nga yan! Tigilan nyo! Ginamit niyo po yun nung nakaraan, ha? Matagal ko na pong hindi nakikita yung kotse niyo. Pula yung gamit niyo kahapon, eh. Sagawin, friend ko. Kalimutan mo na yun. Pula yung gamit ng kotse. Dapat nandiyan lang yung green. Dapat dyan yung nani nakapark, eh. Nasa na kaya nun? Ah, sir, sigurado po ba kayo na hindi niyo po naiwan sa bar? Ano ba problema mo? Loko ka! Kotse ko yun, eh. Ha? Paano kayo iwan? Bakit mo nga kalimutan? Pasensya na po kayo, sir. Hindi ko po sinasadya, eh. Buisit! Buisit! Yung kaliwang side ng ulo niya, pinalo ng kung ano, kaya may tama yung bungo niya. Ma-identify mo ba kung anong klaseng bagay? Hindi ako sigurado eh. Pero parang matulis na bagay. Parang hindi naman masyadong mabigat. Hindi metal eh. Tingnan mo, matindi ang tama niya. Siguro pinalo siya ng maraming beses mula sa harapan niya. Hindi mahirap alamin ang kaso niya. Mas mahirap alamin kung sino ang babaeng yan. At mas mahirap alamin kung sino pumatay sa kanya. Hello, Tongnor Police Station. Apo. Sige. Huwag ka mag-alala. Medyo matagal ang proseso ng kaso mo, pero sigurado kaming may babalik ang kotse mo. Salamat po. Thank you.
para sa iyo lang ang tone na yan, Ding. Tingnan mo to. Nabulok na yung sugat niya. Hindi yon. Ayon sa investigasyon ko, merong tattoo yung balad. Dahil sa moisture at higpit ng pagkakatali, kaya dumikit yung tattoo sa tali. Pero hindi ko ma-figure out kung ano to. Kung anong nakalagay. Medyo matatagal ang makita ang resulta dahil yung ibang part ng tattoo hindi maintindihan. Ang mahirap pa dito, medyo nabulok na yung laman. Nabulok na din yung tali. Kaya mahirap na i-decode. Puro kayo mahirap pa! Huminahon ka lang, Garnond. Bigyan na lang natin sila ng panahon. Siguro dapat magpahinga ka muna. Ako na lang munang bahala dito. Ayoko muna magpahinga. Gusto kong malaman kung sino pumatay sa biktima. Pero dalawang araw ka nang hindi natutulog. Huwag mong unahin ang hustisya kung ikasasama ng katawan mo. Pasensya ka na. Naging emosyonal ako. Ayoko lang pumalpak ulit. Huwag mong gamitin ang nakaraan para manghusga. Alam kong iniisip mo. Alam kong nararamdaman mo. Maniwala ka. Yung kapatid mong babae, hindi kanya sinisisi. Dahil hindi mo siya nailigtas.
kinuha ka ng electrical cross. Ang problema? Wala po, sir. Kumuha ka nga ng linya doon sa gitna. Tapos dalawang linya pa ulit doon sa bandang kaliwa at kanan. Sabihin, hirap, laban, at gulo. Anong inalaman yung figure niya? Ano ba? Bitiwan mo ako! Teka, alam mo ba? Meron mga humahanting sa akin ngayon, tapos isinama mo pa ako? Kung di ka sumama, paano ko naman siya makikilala? Ano bang gusto mo? Alam mo bang mafia si X? Paano mo naman siya matatalo? Mag-isa ka lang! Isa pa! Hindi ba break na naman kayong dalawa ni Nay? Wendy! Ay! Hindi ka ba nag-aalala para sa kaibigan mo, ha? Sa akin wala nag-aalala! Yang Sining, ang may kagagawa ng gulong ito! Pero kailangan ko rin iligtas sa sarili ko! Bakit kailangan nilang gulay ng buhay ko? Sa babaeng tsulada ang pangalan, ang nickname, Miao. May tatusa na nagmatch sa figure. Nung isa taon po final yung report, ito yung record niya. Tingnan mo ito. Cute! Tawagan mo ko pag nakita mo siya. Hi, Poon. Kumusta? Okay ka lang ba? Cute niya, no? Ito yung number ko. Piligay mo na sa akin ito, nakalimutan mo. Maglalaro ka? O internet? MSN o magka-camfrog? Hindi. Ah! O baka may susunduin kang anak? Excuse me. Meron ba sa inyong nakakakilala kay Chulada? Mas kilalang niyaw? Wala. Hindi ko kilala. May tatudo si Miao katulad ng sayo. Ano sir, kumusta? Buhay pa si Miao. Ibig sabihin, hindi siya yung patay? Pero parang kakaibang lugar na to. Hindi lang yung si Miao ang may ganong tato. Lahat ng babae doon sa siya, may ganong tato din. Palagay ko, parang simbolo yun ng isang gang. Paobserbahan mo kay Jeep. Gusto kong malaman ang ginagawa nila araw-araw.
Opo, sir. Sa ilalim ng balat niya, may mga bakas ng pagkasira. Pero dahil matagal na naka-expose yung katawan niya, hindi namin ma-identify yung ibang sira. Tulad ng tama sa buhok niya. Ram, teka nga. Bakit? Narinig mo na ba yung kasabihan na the more you get to know, the more you get lost. Finally, you find it next to you. Ram, pakicheck mo nga yung details ng merchandise box na to. Sige. Binili ang TV na yan noong September. Installment gamit ang credit card. Ang card owner ay si Mr. Juan Dej Congyen. Ito ang picture. Sige, send mo sa akin. Sa lahat ng 71 tayo. Walang yakap, yaw. Ano na? Ha? Yaw, huwag ka magtitiwala. Kung talagang pulis nga siya. Pareho tayong mabubulok sa kulungan niya, no? Teka, pag muna akong tatawagan. Mag-out of town ako. Buisit. Ano ba naman kasi nangyayari ngayon, eh? Bakit ba nila ako hinahanap? Ay, nako! Ay, pamakisama nito! Wala akong kilalang babae na mayroong pangalan. Nagmamadali ako kasi mag-out of town ako. Hinihintay na ako ng mga sisters ko. Huwag mo na akong kausapin pa. Magtatrabaho ko ba o maglilibang lang? Pareho. Pagka na makeup ang kunay mga artista, sakala akong pwedeng pumetiks-petiks. Hindi ka pala bugaw? Hindi ha, hindi ako bugaw, no? Wala pa ako alam dyan. So, hindi mo talaga kilala si Miao? Opo. Hindi nga. Marunong po kong makisama. Hindi po ako sinungaling. Miao! Nako ha, hindi ko po kilala ang mga yan. Binibenta nila ang sarili nila. May agency sila, pero minsan direkta lang. Ilabas na sila. Okay, so hindi mo sila kilala. Alam mo yung box ng TV na yan? Ini-indicate ang barcode na ikaw yung bumili ng TV. Ah? Sigurado ba kayong tama nakuha niyo impormasyon? Alam mo ba kung saan namin nakuha yan? May killer na nagtago ng bangkay ng babaeng merong tato tulad ng kay Miao. Wala akong kasalanan sa pagkapatahin niya. Huwag niyo akong papatayin tulad niya. Masasalita na ako pero tulungan niyo ako. So, isasining sa mga babae mo? Opo. Pero hindi ko talaga alam kung ano ninakaw niya kay X. X? Opo, kay X. Yung may-ari ng Fargo. Okay. Ngayon magkwento ka na sa akin ng lahat ng nalalaman mo tungkol kay Ning. Sana kami tumbo sa room for rent. Sabi na sir, bumalik na lang po kayo bukas. Alam mo pwede magpakita sa amin ng mga guardian? Wala na tao dito. Baka naman meron kang susi ng kwarto dyan.
Oy, problema mo. Enjoy ka, nasa game lang ka. Gusto mo sumali sa amin maglaro ng pool? Pinig nga yung telepono at sin. Ibig sabihin, hindi talaga ito ni Naka. Pero nakatago yung sailan ng upuan. Ano kaya ang kailangan ni X Kining? Chief, mabuti pa, tingnan mo ito. Lahat ng clips na yan, isa na yung via Bluetooth. Wala sa number na to. Ibig sabihin, ninakong niningin. Isa sa psycho, walang yato. Mahilig siya mag-video ng mga babaeng nakasex na. Sabihin, mahilig din siya mag-dominate. Siguro, may inferiority complex sila lang. O egotistical narcissism. Kaya gumagamit siya ng ibang tao. Sandali lang, tignan niyo pa to. Kung meron kayo mga contact na politisa at pag-franchise ng mga PNP. Alam ko, sex lang maakagawa ng video clip na yan. Para mapang-blackmail siya ng tao. Importante sa kanya mga yan. Dahil magagamit niya sa inaharap. Pero namin na ako ito sa kanya. Siguro nag-iris yung babae. Dahil nakita niya ito. Pinako nito. Pero nalaman ito ni X. At dahil kumalat yung video niya, nasira ang reputasyon niya. Na natin ulit niya. Sabihin niyo si Antonio mag-issue ng warrant of arrest. Wala na sa kawala kayo. Nakita niyo ba yung foreigner na kasama niya? Ayan. Siya ang tycoon sa shipping business ng Asia. Si David Chow. Tama. Siya ang palm greaser ng lahat ng mga politician sa mga bansa sa Asia. Hunter 1 to all units. Ulihin niyo yung target. Hunter 2, copy. Hunter 1, copy. Huwag ka nang umiti dyan. Alam ko naman takot na takot ka na ngayon eh. Hello, Srisawan Hospital po. I-press ang extension number na gusto niyong tawagan. O di kaya i-press ang 0 para makausap ang ating operator.
mag-anak niya. Pero nung namatay ang tita niya, nagsama na kami. Gaano na ba kayo katagal? Two years. Hindi ka ba natatakot na makasuha ng pedophilia? Pag-ibig yun eh. Hahamakin ng pag-ibig na lahat. Grabe ang pagmamahal niya sa akin. Nakumpuin niya. Kapatid. At lover niya. Hindi ako yun. Hindi ko maisip kung ano siya. Hindi mo alam kung anong pakiramdam na nag-iisa sa mundo. Pero nakipag-iwalay ka sa kanya. Hindi ko na kaya. Ayoko na suportahan niya ako. So alam mo sumasideline siya bilang call girl? Nung huli na lang. Yun ang dahilan kung bakit ako nakipag... Break. Sa tingin ko yun talaga ang dahilan mo. O may iba ka pang dahilan? Bang ninakaw niya sa kanila? Bakit hindi siya pinatay? Huwag kang mag-alala. Tama na mga ebidensyang nakuha namin para sa ustisya ng girlfriend mo. Pero isang bagay na dapat mong uminin sa akin. Alam mo ba kung anong pinaka-importanteng batas sa kaligtasan? Yun ay kapag nagsama ang dalawang hayop. Kung sino mas matibay, siyang natitira. So sa tingin mo ikaw matitira? Hindi. Hindi ko nga alam kung bakit mo ako inaresto kanina. Ganito na lang. Pakawalan mo ako dito, tapos susuportahan kita kung anong gusto mo. Kung sa tingin mo na hinuli kita dahil doon sa stadium, mali ka. Mali ka. Hindi ko alam yan. Wala akong kinalaman dyan. Totoo, babae ko siya. Pero wala akong dahilan para patayin siya. May mga tao kang naghanap sa kanya. Anong dahilan? Alam mo, inimbita ko siya para mag-dinner. Kailangan ko bang ipaalam sa DSI sa'yo? Hindi kaya dahil ninakaw niya yung secret video clip mo? Ngayon, bukod sa ginawa mo sa stadium dati, nagkaroon ka patuloy ng kaso ng murder. Kaya marami tayong pag-uusapan. Thank you.
mo ako! Ray! Mausapin mo naman ako! Mausapin mo ako! Sige na! Anong iusap mo? Sandali! Ray! Ipinapatay mo sa tauha mo si Ning, tama? Hindi. Sabi mong tauhan mong patayin siya, tama? Hindi rin. Yung heart wave niya, nirecheck yun sa graph, wala naman unusual na nakita. Nagsasabi siya ng totoo. Imposible yan! Paano siya hindi naging involved sa kaso? Pero yun ang sinasabi sa graph. Sigurado ba reliable yung masinyo? Siyempre naman. Nung tinanong ko sa tungkol doon sa political case, yun ang sinungaling. Dahil lumabas ito sa graph. Kaya nga, naniniwala ako na wala siyang kinalaman dyan kay Ning. Hanggang kailan niyo ba ako bahala kay Kulong? Ito na ang huling taba ko meron ako. Bili niyo pa ako ng isang ka, ha? Oh, kumusta na? Tinanggi niyang pinatay niya si Ning. Pati yung lie detector, pinagtatakpan siya. Gernot, alam mo, dapat hindi ka pabigla-bigla. Mas mabuti yung bago ka kumilos. Pag-isipan mo muna ang mga bagay. Richard, ano pang ibig mo sabihin? Ang sinasabi ko... Dahil matagal mo nang hinahanap yung si X, kapag merong nangyari na pwede siyang panghinalaan, papasok sa isip mo na siya agad ang may kasalanan. Nietzsche, pulis ako, hindi ba? Hindi ako nanguhula lang. Pero minsan nanguhula ka rin, di ba? Naalala mo yung tattoo? Coincidence naman yun. May mga hindi ka pinaniniwalaan, pero hindi ibig sabihin, hindi totoo. Ipapakita ko sa'yo. Ito yung mga pictures. Pictures ng mga biktima sa department. Yung may mga red mark. Nakakuha ko ng clue sa katawan at nasolve ang kaso. Ano naman yung may asterisk? Yan yung mga kaso na wala akong nakitang kahit anong ebidensya. Hindi nagtagal, na-solve din ang mga yan. Anong ibig mo sabihin? Ganon, sa abroad ka pa naman nag-aral. Kaya dapat alam mo na, lahat ng mga detective noon, pati na rin mga detective ngayon, meron mga special assistant. Ang mga kaluluwa ng biktima. Ano ka? Hindi pa ako tapos. Hindi ko naman sinasabing i-give mo yung idea mo. Ang sa akin lang naman, hindi lahat ng pinaniniwalaan ay laging yun na ang katotohanan. Kung gano'n sinasabing mo hindi nga si X ang killer? Hindi naman talaga killer si X dahil hindi siya mismong pumatay. Sa tingin ko nga, hindi niya inisip na patayin yung babae o kaya ay mag-utos ng papatay. Paano naisip yan? Naramdaman ko lang. Ang totoo niyan, alam ko may nararamdaman ka din. May nararamdaman ka sa simula pa lang. Nung umpisa ng kaso, gamitin mo yung nararamdaman mo. Gamitin mo kung anong sinasabi sa'yo ng kaluluwa. Kung may gusto sabihin ng mga kaluluwa sa atin, bakit tayo niyo sabihin kung sino talaga ang killer? Ebidensya ang kailangan natin para mahuli ang killer na yun. Hindi pakiramdam. Kaya nga dahil sa mga truth evidence ang nakuha, naniniwala akong na yan si X ang killer. Oo, naniwala ka na? Kapag binabanggit mo na si X ang killer, namamatay yung ilaw, may nagsasalita at may umaamoy. May sinasabi sa atin ng mga signs. Kung totoo mga supernatural,
Sinasabi niya ito na siya nga ang killer. Palagay ko ang sinasabi niya, hindi talaga si X. Sa tingin mo ba, nandito siya ngayon? Oo. Ang alam ko kasi, lagi lang natin siyang kasama. Hoy, yung mga bata ko nang bahala sa mga Russian sa Phuket. Teka, ingatan nyo sila mabuti dahil malaking pera ang mga yan. Huwag kayong papalpak. Yes, sir. Ano ginagawa mo? Hindi mo pa rin nahanap yung babae? Pumunta ang isa sa inyo sa kwarto niya para antayin siya. Wala pa po siya sa kwarto. Hindi pa po siya bumabalik. Eh di magdala ka pa ng maraming tao para maghanap sa kanya. Hanapin niyo siya! Higin niyo pa ako na isang araw. Wala pa po siya sa kwarto. Hindi pa po siya bumabalik. Eh di magdala ka pa ng maraming tao para maghanap sa kanya. Hanapin niyo siya! Higin niyo pa ako na isang araw. Kumusta? May clue ka na ba? Ito bang tape na to, recorded noong October 17? Oo. Bakit? Pinatay yung babae, mga bandang 14 and 15. Sa tape na to, hinahanap pa rin nila yung babae. Ibig sabihin, hindi si X ang killer. Chief, pinalabas na po ng judge si X. Kailangan na natin si palayain. Sa kasong to, kailangan. Pero sa mga dati, malagay ko hindi pa. Huwag ka na malungkot sa paglabas ko. Magkikita pa tayo. Alam mo, meron ka pang dapat malaman. Napakalawak na itong mundo natin. Napakadilim na mga karagatan. May mga kapangyarihan na sa sobrang lakas ay napakahirap patumbahin. Kung naiintindihan mo ako, pwede na tayo magsama. Hoy! Mr. X! Walang yan na! Huwag na si... Tama na! Ayon sa ebidensya, hindi siya killer! Ebidensya! Mas pahalaga pa ba yung kaysa sa atong kailangan? Ha? Totoo yun. Hindi ko siya pinatay. Sino ka lang ka? Hindi mo na ako! Hindi ko na sana mamatay kanina, bata. Salamat ka. Binigyan pa kita ng pagkakataong mabuhay. Bangkay sa Chiang Mai, may dalawang senaryo. Nagpunta ang biktima sa Chiang Mai at doon siya pinatay. O sa ibang lugar siya nagpunta. Saka tinapos sa Chiang Mai ang bangkay. Pero ayon sa naging testimony ni Wendy, hindi naman tumatanggap ng trabaho si Ning sa ibang lugar. Kaya maaari namang isa sa kaibigan niya. Ibig sabihin ito, itong tatlong taong suspect. Chief, binakuha akong impormasyon. Sige. Yan ang mga molecules doon sa kahon. Binakita din kami mga lupa at damo sa lugar kung saan nakita ang bangkay. Pati yung bangkay sa kahon ay meron din mga molecules ng alikabok at ng buhangin. Wala naman sa area ng temple. Tingnan niyo to. Yung muscle ng katawan niya ay
pinagdaan sa estado ng bigla ang change in temperature. Ang ganitong klase ng environment ay bihira mangyari sa mga open na lugar. Ibig sabihin, sa lahat ng pag-aaral na ginawa ko, maraming proseso ang dinaanan ng bangkay kaysa sa inaakala natin. Temperature sa oven ba? Hindi naman. Parang pressure lang ng hair dryer. O kaya, baka pressure lang ng hangin. Sa kotse. Pagkaiba ang pangyayari kesa sa sinasabi ng investigasyon. Yung nakitang robe, wala namang bakas ng robe doon sa labas ng area. Ibig sabihin, dinala lang doon yung bangkay, tapos doon na sa temple itinali. Tama nga hinala ko. Monghe ang killer. O simpleng tao. Siguro monghe nga. Kung may isip ba naman yung killer, papatayin niya ba yung babae, tapos mabiyahe pa siya ng napakalayo, saka siya babalik ulit para itapon yung bangkay? Diba? Tama ako na hindi taga doon yung killer. Ibig sabihin yung bangkay, itinapon lang doon sa Chiang Mai, hindi sa lugar ng krimen. Tama ka. Tawagan ang lahat ng related sa kaso at ipalay detector at itong tatlo suspect. Nag-away pa kayo dati nito nung sinin? Sagutin mo ako. Apos? Hindi. Apos? Ano ka ba na doon sa mga ng loob natang kainin? Sagutin mo ako. Apos? Wala. Apos? Noong October 14 at 15, doon mo ba talaga nun sa Bangkok? Apos, sir. Apo, correct, sir. Nag-out of town ka nun, di ba? Tama? Oo! Oh. Saan? Sa Chiang Mai? Hindi! Sabi ko sa'yo, nasa Pattaya! Kasama ang girlfriend ko! Sino? Yung model? Tama? Oo, sabi! Nadami beses mo na akong tinatanong eh! Ay, inis na ako! Ayoko na sa bagot! Killer. Sumusunod lang kami sa proseso. Tingin ko, wala na kayong makitang ebidensya. Kaya naghahalap kayo ng pagbibintangan. At ako ngayon yun! Si, huwag na huwag mo hahamakin ng hustisya. Tapos na kami sa'yo. Umulis ka na. Sige, mag-pause ka lang. Noong araw na yun, nasa Bangkok si Prey. Hindi siya nagpunta sa Pattaya. Sigurado ka ba? Eh, noong mga araw bago yun, pinipilit kasi ni si na nasa Pattaya daw sila ni Prey. Sigurado ako. Tatlong sunod-sunod na araw yung shoot niya sa Bangkok eh. Eh, kung diskumpiyado kayo, pwede nyo rin tanungin yung advertising director. Eto sir, number niya. Pwede nyo po siyang tawagan para malaman nyo kung ano ang totoo. Totoo yun. Hoy, sake. Pwede mo ba i-play sa kanya yung footage natin nung araw na yan? Okay. Kung doon na pa kayo, pwede nyo din tanongin yung may-ari ng location. Itanong nyo kung nag-shooting kami doon. Okay lang. Hop, teka. I-pause mo. Kita nyo? Nandyan sa clapboard yung date. Nakita nyo naman.
sinasabi ko sa team, i-check. May mga witness kasing nakakita kay Wendy at Miao. Sisila ang kutob ko. Kasi siya lang nakikita kung walang alibay. Pero Chief, imposible. Nakapasa siya doon sa lie detector. Ayoko din maniwalang si Singa. Dahil siya nagpupumilit na hanapin natin ang killer. Pero kahit na, basta, bantayan niyo pa rin siya. Sabihan niyo ako pag meron na kayong nalaman. Opo, sabo sir. Last digit, 6-7. Meron po ako nakita sa sakyan dito. Nasa nakon sa 1%. Ang may-ari po ay si Mr. Sahas Wat Menhara. Sisi, sabihin mo sa buong team, mauna na sila sa kwarto ni Nick.
sa likod ng driver's seat. Pero alam ko, kay Ning lahat ng mga dugong ito. Dito po mismo pinatay si Nick. Okay, sige. Sige, bye. Sir, may tumawag po sa akin. May nakakita daw po kay si. Nandun siya sa ospital. W3 H plate number ng kotse. Suspected car 111 sa mula sa Arantong Police Hospital. WPC, W2, W5, W8.
severe concussion kaya may ilang parte ng memory na ang mawawala simula nung aksidente na nangyari. Magiging makakalimutin siya at magagalitin. Gaano siya katagal makaka-recover? Hindi ko sigurado kung kailan siya ulit magiging normal. Kung hindi magtutuloy-tuloy ang treatment niya, tuluyan lang mawawala ang memory niya. Sinabi na aksidente pala ako! Bakit, Pei? Ano bang sinasabi mo? Bakit ka nagsinungaling? Hindi ko alam ang sinasabi mo, si! Sandali lang, Pei! Sino po ba nag-inay?
Tanghali ang isa sa mga sikat na model na walang iba kundi si Miss Prey Onyekar, kung saan ang kanyang story ang siyang pinakausap-usapan ngayon ng bayan dahil di umano'y tinangkas siyang patayin ng kanyang ex-boyfriend na si Mr. C sa Hasawas, ang dating sikat na pop singer, na siya yung mismong suspect sa pagpatay sa isang 17 taong gulang na babae. Ang buong pangyayaring ito ay atin pong maririnig live to live mula mismo kay Miss Prey. Miss Prey, good afternoon. Good afternoon. Okay, Miss Prey, kwento mo naman sa amin ang buong pangyayari sa naganap na insidente. Nako, hanggang ngayon takot na takot pa rin ako. Hindi nga ako makatulog tuwing gabi. Umiinom na nga ako ng sleeping pills bago matulog. Ayun, alam niyo, napakasama talaga ni C. Napakasama niyang tao. Buti na nga lang at nailigtas ako ng mga polis. Kung hindi, baka naging katulad na rin ako ng mga nabiktima niya. Grabe po talaga. Bago mo ba nakilala yung si C? Alam mo na ba na matagal na pala siyang suspect sa pagpatay dun sa babae? Importanteng tawag yan. Ah, hindi. Hindi naman. Oh, akala ko po kasi napatay ko kanina. Pasensya na kayo, ah. Sorry. Ako, okay lang. Ano naman sabi ng mga pulis na sa kaso?